ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig muli, mga kaibigan. Kami ang inyong mga lingkod, Pastor Ner Caranza. At Melo Anademong. Nag-aanyaya na samahan nyo kami sa 30 minutong talakayan sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Binabati po natin ang ating mga tagapakinig. Ano, saan man po kayo naroroon, nawa po ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy ninyong maranasan. Ayan, isang linggo na naman po tayong susuong sa ating pong pagtatrabaho, paglalakbay, pagbibiyahe. Ingat-ingat po tayo kasi nagpapatuloy pa rin ang karamdamang dulot ng COVID-19. Ingat po tayo. Alalahanin ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask. Yes po. Nais po namin magpadala sa inyo ng mga aklat, mga aralin sa Biblia. Ano po, kung meron kayong mga katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o i-text po ang inyong kompletong pangalan at address, ano, sa 0917-5643-777 at sa 0919-0001-777. Meron din po tayong toll-free number. Ano, mga kaibigan, sa ibang bansa o sa probinsya, pwede po kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-like nyo po at i-share. facebook.com/awrluzonphilippines at mag-send kayo ng email, ano po, sa connect@adventist.ph. Sa mga magpapadala po ng pangalan, isama nyo po ang kompletong address para madali po naming maipadala ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Sa ating gabay sa kalusugan ay ipagpapatuloy pa rin natin ang pagtalakay o pagbaybay sa salitang New Start. At dudugtungan ni Melo ang mahalagang prinsipyong ito ng kalusugan, ang pamamahinga. Sa atin namang pag-aaral ng Biblia, makakasama pa rin natin si Pastor Abraham Del Rosario sa ikalawang bahagi ng pagtalakay sa ang Israel sa propesya. Ngayon ay hilingan natin si Melo ay pagpatuloy ang kanyang bahagi sa gabay sa kalusugan. So, yan po mga kapatid, dugtungan natin, ano? Ano pa bang negatibong epekto ng kawalan ng tulog? So, bukod sa sakit sa puso, syempre yung sobrang timbang o obesity. Paano ba yung nangyayari? Eh, syempre po, kung kulang tayo sa tulog, para masuplayan, ano, yung kailangan nating energy sa ating paggawa, sa maghapon, ayan, syempre matamlay tayo yan. Pero parang gisingin yung ating katawan, anong nangyayari? Kakain tayo ng kakain. At alam nyo po ba, ng obesity, pwede itong mag-ambag in the long run, ano po, sa panganib, sa pagkakaroon ng cancer. Isa pa pong mahalagang nais nating banggitin ay may kinalaman sa stress insomnia. Meron pong ilan na hindi makapagpahinga dahil umaandar yung kanilang isipan, marami pa po silang mga iniisip. Kahit nakapikit na, no? Ang hirap, yes, nakapikit na, yes, nandun pa rin, buhay na buhay ang diwa, ang hirap. Ano? Kung ano-anong isipin, isipin paano kikita ng pera, paano pagkakasyahin ang budget, takot tungkol sa COVID-19, at kung ano-ano pa po. Ang tawag dito ay stress insomnia. Ang response po kasi ng katawan kapag may stress, yung adrenal glands natin, nag-iipon to ng cortisol. Ito po yung tinatawag nating stress hormone. Mm-hmm. Yung stress hormone, ito po ay mahalaga sapagkat binibigyan niya ng kakayanan, ano, yung katawan natin na tumugon sa stress. Halimbawa po ay may aksidente sa bahay natin o may biglang sunog, di ba? Pag may sunog, ang bibigat nabubuhat, no? Yes, ang bibigat nabubuhat. Ang bilis. Naisip agad natin kung ano yung mahalagang kailangan natin buhatin. Ang tumutulong po dyan ay ano? Yung ating stress hormones. Ang problema kung palagian. Yes, Pastor Nel. Kasi ang katawan natin, alam nyo ba mga kaibigan, ay talagang dinisign ng Panginoon na sa gabi, mas mababa yung stress hormones. Kumbaga, bumabalik siya sa normal. Sa araw, mas masigla ito. Kasi syempre, mas marami tayong activities, mas maraming mga pangyayari. Ano. Pero, ang nangyayari, Pastor, kapag minsan, ito paggabi ay aktibong-aktibo. Ano? Kaya, dahil sa mga kung ano-ano ngang isipin, aktibong-aktibo, kaya hindi tayo makapag
nagpahinga. Sa halip na bumalik siya sa normal na level, ano, at sa gabi, ayun nga, mabawasan yung level sa gabi para sa low stress sleeping, hindi. At ang labis pong cortisol ay maaaring maging sanhi, kaya nga hindi tayo makapag-relax. So, paano natin ito pabababain? Ayan, ano? magandang tanong. Paano tanong. Pababain? Sige. Una, syempre, yung nakakatulong po yung mag-pause ka minsan, yung mapayapang sandali. Actually, babanggitin ko maya-maya, hindi lang po pagtulog eh, yung pagpapahinga din. Ano po? Minsan, pag sinabing pagpapahinga, kung halimbawa sa maghapon nakaharap ka sa computer, ang pahinga, maaaring mag-exercise ka naman. Yung pause from your trabaho, regular na trabaho o regular na gawain. Maaring magkaroon ka ng moment, mapayapang sandali, maaring huminga ka ng malalim, nasariwang hangin. Ayan, yung iba po nakakapag-ehersisyo. Ito, Pastor, nakakapag-regulate stress hormones or yung cortisol sa katawan natin. At kapag hindi po natin ito na-regulate, pwede itong humantong sa mas mapipinsalang karamdaman. Kasama na dyan yung, syempre, depression. Kasi nga ba naman, kulang ka rin sa tulog. Kasama na dyan minsan yung diabetes. Kasi nga, di ba, kakain ka ng kakain. So, alam nyo yun, nagsasama-sama na po sila. At mataas na presyo ng dugo, problemado ka, lito ka, the following day, lito ka. Minsan masyado kang emotional at minsan po dahil sa sobrang kapaguran, yung pagpapakamatay, depression, over-fatigue na naghalo-halo na, Pastor. Ang daming mga negatibong epekto pag kulang sa tulog talaga, ano, Melo. So, itutuloy tama siguro natin siya, sa susunod, Melo. Okay, maganda ba? Bagitin pa sana natin yung burnout pero wala na tayong panahon, ano, mga kaibigan. So yan lang po muna para sa ating Gabay sa Kalusugan. Bukas po muli, huwag kayong mawawala. Ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa Gabay sa Kalusugan sa paksang rest o pamamahinga na isinasangkot nga ang pagtulog. Ano? Ngayon ay nais naming ipagkaloob sa inyo ang isang magandang awitin para po naman tayo ay ma-relax. Ang awit na inawit ni Annalisa Ente, Panalangin Ko. Ang buong na
tulungan mo, Panginoon ko, bigyan mo ako ng bagong puso. Panalangin ko sana ay iyong marinig, daing nitong pusong uhaw sa iyong pag-ibig. Ang tangi kong dasal, pagpalain nawa ang buhay kong ito'y gamitin mo sa iyong gawain, sa iyong gawain, sa iyong gawain. Maraming salamat, Annalisa, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. At magpapatuloy po tayo sa atin pong pagtalakay sa ating pag-aaral sa Apokalipsis ngayon sa paksa naman na ang Israel sa propesya sa ikalawang bahagi, ang pagkasilang ng isang bansa. Pangungunahan pa rin tayo ng ating kaibigan, si Pastor Abraham Del Rosario. Good day to everyone. Sa ngalan po ni Pastor Nerio Caranza, ito po si Pastor Abraham Mateo Del Rosario, bumabati po. Well, ang susunod na episode na ating pong pag-aaralan ay may pamagat na ang propesya, ang Israel sa propesya, kapanganakan ng isang bansa. So, mapapansin natin na nung nakaraang pag-aaral natin ay dinaya ng demonyo si Adan at saka si Eva. Kaya nga napilitan na isinuko ng Diyos ang mundo kay Satanas. Ngunit kasabay nito, tinayak niya kay Adan at saka si Eva na hindi mawawala ang lahat. Ipinangako niya sa kanila na ang kanyang anak, ang binhi ng babae, isang araw ay ibibigay ang pamatay na suntok sa ahas kay Satanas at kanyang muling itatatag ang kanyang kaharian sa mundong ito. Yun ay isang napagandang pangako na binigyang linaw ng ating Panginoon sa ating mga sinaunang mga magulang na sila ay muling makapapanagumpay, muling maibabalik kung sila lamang ay magtatapat sa ating pong Panginoon. And by the way, meron pong paglalarawan ito sa Genesis chapter 12 verses 3 and verses 1 to 7. At ang sabi niya, sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka, sabi niya, sa lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo at gagawin kitang isang malaking bansa. At ikaw ay pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. Okay? At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng mga angkan sa lupa sa iyong lahi o tinatawag na binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito. Nang maglaon ay sinabi ng Diyos kay Abraham, magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinahaba at niluluwang niyan sapagkat ibibigay ko sa iyo. Ito yung pangako ng ating Panginoon kay Abraham. At alam ninyo, may dalawang pangako ang Panginoon kay Abraham sa nabasa nating talata. Ang unang pangako ay bibigyan siya ng lupain. At sa pamagitan niya ay magkakaroon ng maraming lahi sa buong sanlibutan. At ang pangalawa ay palalawakin niya at pagpapalain ng Panginoon si Abraham. So, yun ang ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Subalit may problema, si Abraham ay wala siyang binhi o tinatawag na wala siyang sariling anak sapagkat mag-iisang 100 taon na ang kanyang asawa ay hindi pa nagkakaroon ng paglilihi o pagdadalang tao, kung kaya't para tila bagang nawala ang kanyang, hindi naman nawala siya ng kanyang pananampalataya sa Diyos, ngunit tila bagang hindi pa natutupad ang pangako ng Panginoon. Kaya't sa pagtalikod sa simpleng pagtitiwala sa Diyos, sinimulan nilang planuhin kung paano nila maisasakatuparan ang pangako ng Diyos. So si Sarah ay meron siyang alipin na nagngangalang Hagar
At iniisip ni Sarah na sa pamamagitan ni Hagar ay matutupad ang pangako ng Panginoon. Dito natin mapapansin na mayroong pangako ang Diyos, ngunit ang tao ay gumagawa ng kanyang sariling paraan kung paano matupad ang pangako. So, huwag nating uunahan ang Panginoon sa mga bagay na kanyang binabanggit o kaya ipinangako sa atin. Well, mukhang maganda para sa akin. Yun ang sinabi ni Abraham, yung suggestion o suggestion. Kaya kung sabi niya, kinuha ni Abraham ang aliping ni Sarah, si Hagar, upang maging asawa at siya nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Ang pangalan niya ay si Ismael. Dito na po nagkaroon ng tinatawag na pasimula ng sigalot at bangayan doon sa tahanan ni Abraham at ni Sarah, at nagkaroon ng dysfunctional family dahil sa pag-una nila sa propesya o pinangungunahan nila ang propesya ng ating Panginoon. Ngunit sinabi ng Diyos, mga minamahal, hindi ang anak ni Hagar ang magiging katuparan ng Panginoon. Kundi si Sarah, sabi niya, nang iyong asawa ay manganganak para sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Isaac. At itatatag ko, sabi ng Diyos sa kanya, ang aking tipan bilang isang walang hanggang tipan para sa kanyang lahi pagkatapos niya. Yan ay inilalarawan din naman sa Genesis chapter 17 verse 19. Ngunit ang pangako ay matutupad sa pamamagitan ni Isaac, hindi kay Ismael. Hindi ba't anak ni Abraham si Ismael? Yes, anak siya. Walang alinlangan, ngunit ang pangako ay tutuparin sa pamamagitan ni Isaac. Bagamat si Ismael ay panganay na anak ni Abraham, pero hindi siya ang ipinangako at hindi kabilang sa pangako ng ating Panginoon. Ang tanong ngayon ay, bakit si Ismael ay hindi kasama sa pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang bihi sa mga pagpapala at gayon din sa pagbibigay niya ng mga lupain? Merong binabanggit doon sa Galatia chapter 4 verse 30, pinapaliwanag yun ng mabuti. Kung ang tanging kailangan upang manahin ang lupain ay maging binhi ni Abraham, ay dapat ay si Ismael ay kabilang, di ba? Kasi galing naman sa kanyang katawan, ano? At kinakailangan talagang maging kabahagi siya sa pangako. Pero bakit hindi siya? Siya ang panganay na lalaki. Naalala mo ba yung kakaibang talata sa Bagong Tipan na nagsasabing si Abraham ay may binhi o descendants na hindi niya talaga mga anak? So alalahanin natin ang sinasabi ni Pablo sa Roma Kabanatan 9, versikulo 8. At ganito ang pagpapaliwanag ni Pablo tungkol sa bagay na ito, mga minamahal nating mga kaibigan. Ang sabi po ni Pablo, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako ang siyang ibibilang na isang binhi. So, hindi ito sa laman. Ano ang pagiging pangako ay hindi sa laman. Ang pangako ay ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na binhi ng kabutihan at gayon din ng merong pagsampalataya sa ating Panginoon. Meron ding binabanggit sa Genesis chapter 16 verse 12 kung ano ang mangyayari kay Ismael, at ganito po ang paliwanag ng Santa Biblia. Kaya ang sabi po ng Santa Biblia, siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. At siya'y tatahan sa harap ng lahat ng niyang mga kapatid. So, ito yung binabanggit ng Santa Biblia kung ano ang magiging kalagayan ni Ismael at hindi natupad ang pangako o hindi kabilang si Ismael sa pangakong ipinangako ng Diyos kay Abraham. So, si Isaac ang naging ama ng lahat ng mga Hudyo. Alam natin yan. Samantalang si Ismael naman ang ama ng lahat ng mga Arabo. Okay? So lahat ng mga Arab countries, anak yan ni Ismael. Ano? At kamag-anak din ito ni Isaac. So magpipinsan po ito o magkakapatid po ito. Magkakamag-anak po ito. Pero ngayon, hanggang ngayon ay nagbabangayan sila. So ngayon, tignan mo kung ano ang nangyayari dito. Si Ismael ay sa natural na pamamaraan ng laman at dugo. Okay? Ngunit si Isaac ay pinangako sang-ayon sa isang himala. Sa ibang balita, mapapansin natin na si Ismael ay naging simbolo ng kaligtasan
sa pamamagitan ng mga gawa. Samantalang si Isaac ay simbolo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, kasi ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, ito ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya hayaang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang sariling paraan. Si Ismael ay nabubuhay sa na may pagkikipag-alit sa kanyang mga kapatid, parating galit or parating naninibugho. At kung titignan natin, hanggang ngayon ay nakikita natin si Ismael at Isaac ay patuloy na naglalaban ang Israel at ang mga Arab countries. So, tuwing makikita natin, mga minamahal ko, ang mga bomba at missiles na bumabagsak sa gitnang silangan, ang mga iyon ay paalala sa atin na dapat ay magtiwala tayo sa Diyos at hayaan natin gumawa ang Diyos sa kanyang sariling pamamaraan. So long time enemies ang dalawang lahing ito, no? Ang mga Ismailites, ang mga Arab countries at ang Israel, ano? Ang mga Jew. Na hanggang ngayon sa modernong kapanahunan natin ay hindi pa natapos ang kanilang mga alitan. At dito ay lumitaw ang ISIS na resulta ng paglalaban sa pagitan ni Isaac at ni Ismael. Papansin natin na natagpuan natin ang parehong kalagayan ng pakasalan din ni Isaac si Rebecca. Okay, naulit yung pangyayari sa pagitan ni Jacob at sa pagitan ni Esau. At talagang matagal na alitan, hanggang ngayon ay patuloy na nagkakaalit ang mga anak ni Jacob at gayon din ang anak ni Esau. Kasi nung alam natin ang kwento na si Esau ay kanyang ibinenta ang kanyang birthright kay Jacob at nawala sa kanya ang pagiging panganay, dahil wala siyang pagpapahalaga sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kanya. So, ang ipinangakong binhi ay nagpatuloy kay Jacob na tumakas mula kay Esau na pinagbantaan din niya ang kanyang kapatid na patayin. Ito ay mababasa ninyo sa Genesis chapter 27 verse 41. At pagkatapos na mapangasawa si Rachel, habang siya ay pabalik sa kanyang bayan, ay nakatagpo niya ang isang gabi ang ating Panginoong Diyos malapit sa ilog ng habok. Inakala niyang nakikipagbuno siya kay Esau. At ito ang naging dahilan na magdamagang pakikipagbuno ni Jacob sa ating Panginoon, hanggang makilala niya na hindi pangkaraniwang tao ang kanyang nakarisling sa gabi niya, on kundi pala ang ating Panginoon. Kaya nga, nung magmadaling araw na, ay mapapansin natin, mga minamahal, na ayaw bumitaw si Jacob hanggat sabi niya ay hindi kita pakakawalan kung hindi mo ako pagpapalay. Meron pong paliwanag ang Biblia tungkol sa bagay na ito sa Genesis chapter 32 verses 26 to 28. Na ganito ang pagkakabanggit ng Santa Biblia, mga minamahal ko. At pagkatapos sabi niya ay sinabi ng lalaki, ang iyong pangalan ay hindi na tatawaging Jacob, ngunit Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga mata, at ikaw ay nagwagi. Alam natin na ang pangalang Jacob ay mandarambong, magnanakaw, mga agaw. Ngunit nung nakatagpo niya ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal, lahat ng mga bagay ay nagbago sa kanyang buhay. Naranasan din niya kung paano niya dinaya ang kanyang kapatid, kung paano niya dinaya ang kanyang ama sa pamamagitan ng panlilingnan niya sa kanyang ama, at doon sa kanyang biyanan ay nakaranas siya ng bunga ng kanyang pagkakasala sa loob ng 20 taon. At ngayon ay nakilala niya ang kanyang Panginoon, kasi natakot siya na baka siya ay papatayin ni Esau na kanyang kapatid habang pauwi siya sa kanilang sariling lupain. At dito mapapansin natin na kapag tayo ay nakikipagpunyagi, na hindi natin binibitawan ang mga pangako ng Panginoon, hindi natin binibitawan ang ating Panginoong Hesus, magkakaroon tayo ng tinatawag na panibagong kapayapaan, panibagong sigla, at ibabalik ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay na nawala, maging ang ating espiritual na pagbabago sa buhay, ay tutulungan tayo ng ating Panginoon na makatayo. Isang bagay na napakahalaga ito sa ating pamumuhay Kristiyano. Ngayon, pagkatapos ng pakikipagbuno, ano, si Jacob ay binigyan ng bagong pangalan. Hindi na Jacob, hindi na mangdarambong, kundi isang pangalang Israel. Ang ibig sabihin ay bayan ng Diyos, anak ng Diyos, na siyang tagapagdala ng liwanag sa kanyang sanlibutan nung kanyang kapanahunan. Well, ang Israel ay ang bagong pangalan ibinigay mismo ng Diyos kay Jacob.
simbolo ng isang bagong karanasang espiritual. Isang pangalan na hindi nababasa sa labas o maging sa loob ng Biblia, iyon ay isang pangalan na nagmula sa isang tao lamang ay may napakalalim na espiritual na kahulugan mula sa simula. Nais ng Diyos din na ikaw maging Israel sa espiritual. Tayong lahat ay magiging Israel sa espiritual kung tayo ay masunurin, kumakapit tayo sa pangako ng ating pong Panginoon. Ang salitang Israel sa katotohanan ay kombinasyon ng dalawang Hebrew na salitang Yeshia. Ang ibig sabihin ay pinasyahan o pinangunahan. Sa English, ang ibig sabihin nito ay to be ruled. Or yung El, ang ibig sabihin ay Diyos. So, kaya nga ang pangalang Israel ay tunay na nangangahulugang mga pinangunahan ng Diyos. So, pwede ka rin na maging Israel kung pinapahintulot mo na ikaw ay pangunahan ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya nga't isinusulong ng Diyos ang kanyang kaharian sa mundong ito sa pamamagitan ng isang bayan na pinamamahalaan niya. Kaya't isang bayang nagtitiwala sa kanya na sapat na mahalin siya at sundin ang kanyang mga salita at bawat isipin nila. Kaya nga po, isipin ito na mabuti. Sa tuwing maririnig mo ang pangalang Israel sa radyo o sa balita sa TV o kaya sa pagbabasa mo ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ay kailangan nating alalahanin na tayo ay isang bayang pinangungunahan ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang biyaya at pagpapala sa atin. Ngayon ay mayroon tayong amang si Abraham, mayroon tayong amang si Isaac, mayroon tayong amang si Jacob, at lahat ay nasa linya kung saan ang binhi ng babae ay tiyak na darating upang itatag ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa sanlibutan. Nakita natin sa ating pag-aaral kung paano napakabuti ang ating Panginoon na pumili siya ng isang binhi, hindi sa laman, kundi sa pamamagitan ng pangako. Isang binhi na nagdadala at iniingatan ang pamamahala ng Diyos. At kanilang isinasakabuhayan ang mga kautusan ng Diyos at gayon din ang patutuo ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Panginoon, salamat po sa pagkakataon ito na nakapakinig po ang aming mga viewers. Patuloy po, Panginoon, na pagpalain sila, ingatan sila, na mailayo sa COVID-19 at mga siwanawa sa puso nila ang isang napagandang pamamatlubay ng iyong mga anghel. Sumibol ang katotohanan na sila'y magiging binhi ng pangako. At ang pananampalataya ni Jesus ay aming susundan upang hindi kami magkamali sa aming buhay at pananampalataya. Salamat po sa inyong katugunan. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat. Good day. God bless. Ayan po, medyo mahabang ating naging pag-aaral. Abangan niyo po ang kasunod niyan bukas. Ano? Kung meron po kayong mga katanungan o nais ninyong mas mapalalim pa ang pag-aaral sa banal na kasulatan or gusto po ninyong makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na ating ipinamimigay, tumawag lang po o i-text ano po ang inyong mga kompletong pangalan, yes Pastor, at address. Kompletong address din po sa 0917-564-3777 at sa 0919-000-1777. At sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli, na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Bukas po muli. Ito po ang Tinig ng Pag-asa.